Ngayon mga boss, sabi ho ni Trillanes, ito ho yung maingay na kung minsan dahilan ho na nagdadala ng chismis sa US. Kaya yung sa US, nagsasalita rin base dito sa bibig nitong kolokoy na to. Trillanes, hindi ka pa tapos sa akin, ha? Tandaan mo ha. Magtutuos pa rin tayong putok sa buho ka. Yung ginawa mo sa Senado, tinawag mo magnanako, sampaling kita. O may nakita ka bang ebidensya? Meron ka bang pepresenta sa amin na nagnako kami? Hambalusin, sapatusin kaya kita. O ano, sa cyber libel mo ako? Usap tayo sa parking lot. Putok sa buho ka. Balita ko matapang ka raw. Tagal na ako nagpapahiwatig sa'yo na usap tayo lalaki sa parking lot. Mabuti nga ka mo, hindi ako nadulas nung kakoy. Nasa Senate hearing na daldal ka ng daldal. Pinatitigil mo kasama yung eh, Humpty Dumpty na si Dick Gordon na inaawat lagi ako. Magsasalita ako, kasama yung si Humpty Virus. Munti ka na kitang sabihin, kanina ka pa, sa tara sa parking lot, usap tayo. Alam sigurado, sasabihin, Sergeant at Arm, kunin tong Bentulfo na to. Eh, marunong ako magpigil, wala na marunong sasabihin. Oh, kinig ka. Magbibigay daan daw siya kay Isko or kay Grace Poe. Kung pag-uusapan ay Vice President, kung tatakbo raw si Lenny Robredo. Oh, ganun, nililigawan mo si Isko. So, inaamin mo si Lenny mahinang manok na talagang kulelet. Na ikaw na mismo nagsasabit kung titingnan mo, reading between line, na sinasabi mo walang kwenta ang pagiging presidente si Lenny. Hindi ka tatang, mag-give way ka na lang kung si Lenny tatakbo, kulang mo sabihin walang kwenta si Lenny magiging presidente kasi kulelat eh. Ngayon, ang gusto mo sabihin, para na lang manalo itong opposition, ilalagay nyo ngayon, ipaplantan yung parang pustiso or jacket na pustiso sa ipin si Isko. O di naman kaya si Grace po para mananalo. Galing mo talagang magawa ng intriga, Trillanes, ano? So ngayon, pero kung ako babasahin ko, kaya ka nagsasabi ng ganyan, kasi nabubuisit ka, kasi gusto mong sabihin kay Lenny, dati gusto ko maging president, vice president mo, kaya lang nakikita sa survey si Lenny, talagang kulelat at hindi lumalabas, 6%, ang layo-layo niya kay Bongbong Marcos kung pag-uusapan ay presidente. Kaya tuloy nag-iisip yung mga taong nandaya ba to? Yun ang opinion ng iba. Kasi hanggang kasalukuyan, dapat may redemption na ibawi na talagang totoo ako yung VP, hindi yung natulog lang, biglang rumatsyada. Yun ang gustong palabasin ng iba. Kasi kung sa survey, dapat lumabas na ang dami ng ginawa ni VP as a vice president. Napakita niya lahat. Dapat sumang-ayon yung mga bumoto sa sinuportahan man siya. Pero bakit lumalabas ang Bongbong Marcos? Katapat nito Isko Moreno at yung mga sila Grace Poe. Kasi sila ay may laban. Iniinsulto ngayon ni Trillanes. Ano sinasabi ni Trillanes? Kung tatakbo man lang naman itong si VP Lenny, kulang sabihin, walang kapanalo-panalo yan. Mas maganda, well, meron pa rin tayo sa opposition. Kung si Isko Moreno, si Yormi, papayag na sa ilalim ni VP Lenny. Kung si Lenny tatakbo or di kaya si Grace Poe para medyo may kalaban. Ngayon, gusto sabihin ni Trillanes, hindi ako tatakbo kung ikay magiging presidente, Lenny. Ito yung analysis, reading between lines. Bear with me here. But, kung si Isko ay tatakbo ng vice president at si Grace po magiging vice president for the opposition, chupi ka, Lenny, let it be me, Trillanes, kasi madaldal ako eh. Ibig niyang sabihin, hindi ako magsasettle for BP. Gusto ko na maging presidente. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya, Lenny, chupi, lumarga ka na. Hindi ka nararapat dyan. Kasi pagtitingnan natin yung opinion polls, yung opinion ng mga tao, kaya yung mga napagsalita, kung sino-sino dyan nagsasabi, hindi na nasasita ng Liberal Party opposition, tahimik na dahil kulelat nga. Itong si Trillanes, nababasa niya ngayon, sabi niya, kung ikaw magiging presidente, BP, mag-give way na lang ako. Thank you, ha? Isko, pasok! Or kung hindi naman kaya, Grace po, pasok! Yan na lang siguro kahit na papaano baka medyo the you know there's a fallacy there in terms of logic and philosophy, the fallacy of composition. It doesn't necessarily mean, I mean, nilagay mo si Isko and si Lenny, posible baka lumabas si, depende, baka kasi the fallacy of composition, baka dadalhin ni Isko or si Lenny na VP at madadala si Lenny. Mali, there's a fallacy there. May problema ka dun sa logic mo, Trillanes. Ayusin mo, ah. Mukhang nagkakatililing ka na sa iyong pananaw. Fallacy of composition. You cannot put in personalities, strong personalities, kung yung
ibabato rin yung presidente, eh mahina, 6%, wala talaga. Pero sinasabi ni Trillanes, let it be me. Pag ako maging presidente riyan, panglaban sa opposition, eh wala kasing pumapansin sa kanya, kaya kahul siya ng kahul. To the last stand, kumakahul siya, kawawa naman tong Kolokoy. Kaya pati tuloy si Isko, nadadamay. At tuloy si Grace po, nananahimik, nadadamay. Kumbaga, ang sinasabi niya, hindi ako tatakbo sa iyo, Lenny, ayoko. Ngayon, kung tatakbo ka man, Lenny, ito pipiliin mo si Lacson, pipiliin mo si Lacson. Sabi niya, isa yan sa nagpakulong kay De Lima, huwag na toy. Ngayon, kung sinasabi mong itong si Gordon, isa pa rin yan. Yung committee di Areglo. Matalino to si Trillanes, akala niya siguro maisahan yung taong bayan. Kaya magpapanilo na dyan sa putok sa buhong Kolokoy na yan. Mga boss, yun lang ho ang ating sinasabi. Kasi sabi niya, parang maliwanag lang, ano? Linawin lang. Sabi, kung tatakbo si VP Lenny, hindi po ako tatakbong VP niya. Bakit? Pang-presidente siya, ang ibig niyang sabihin. Kaya, Lenny, chupi. Sabihin, mag-gobernadora ka na lang. O tumakbo kang pagka-mayor doon sa Camarines o saan man. Kasi sabi niya, kasi naniniwala ako na dapat katandem ni VP Lenny, yung kandidatong pinaka magbibigay ng maraming boto para sa kanyang pagkapangulo. Mali! Saka pa. There's a fallacy. Yung mali na iyong sinasabing in logic, in philosophy, kung kumuha ka ng philosophy, logic, there's what we call the fallacy of composition. Inilagay mo, pareho malakas, maglalaban yan. Kasi implant ang tawag doon, pustiso, hindi totoo. O ngayon, naintindihan mo, Trillanes, natututo ka na ba? Kahit na senador, kahit na barangay chairman, captain, hindi ka mananalo. Kyaw-kyaw ka na lang. Pero last hurrah nito. Kung ako ang maging presidente at ilagay mo sa akin si Isko, mananalo kami. Yun ang ibig. Pag si Lenny, hindi na. Parang sinabi niya na, ako ang maging presidente riyan, si Isko ang aking mga vice, ang aking vice o si Grace po, may laban. Ah, ganun. Hindi ka pa rin lulusot. Sa itsura mo yan? Di nga. Ah, ganun. O sige, borrowing from the gay line. Ganun.